Pero kung titingnan mo in a positive way, pwede pa palang magnegosyo kahit nasa bahay. Why? Kasi ang business natin is online. That's the very good na business ngayon, online. Sabi ko nga, this is the era of technology and the multi-level marketing, network marketing is the business of the entrepreneur. This is the era of entrepreneur. Kaya dapat na importante na huwag ka magpapaiwan. Huwag ka magpapahuli. Tama? Kasi pagka hindi ka na-update sa mga nangyayari, hindi ka na-update sa sistema, sa transition ng business ngayon, eh baka maiwan ka. That's why it's very important na alam mo din yung mga pwede mong gawin. Okay? Sa mga negative situation na ganito. Okay? That's why, huwag ka matakot. Ang mga agila, hindi natatakot yan sa challenges. Okay? Actually, gusto nga nila yung challenges eh. Bakit? Kasi doon sila lumalakas. Doon sila mas gumagaling. Doon sila, yung endurance nila, eh talagang na nasusubok nila. And pansinin nyo ha, ang agila, pagka may, halimbawa, ang agila lumilipad, may bagyo sa baba. Okay? Ang agila ang gagawin yan, lilipad yan sa taas nung ulap na marami. Lilipad yan sa taas, dun yung dun sila mag-iikot. Ibig sabihin, yung ulan, yung ulap sa baba, nilalagpasan lang nila yung storm na yun at dun sila naglilipad. Okay? So, ibig sabihin, kung agila ka, malalagpasan mo yan yung storm na yan. Di ba? Hindi tayo papayag na yung challenges na yan ang magpapadapa sa atin. Diba? So, always look in a positive way. Okay? Kaya importante ho na dito mo makikita, no, kung agila ka ba o hindi dito sa seven leadership na pwedeng i-compare natin sa agila. Kaya pag ang mga networker, pag sinasabi, leader ko yan, agila yan. So, ito kasi yon, ito kasi yung mga traits ng mga eagles. That's why, kaya kinu-compare ang mga leader sa mga agila. Okay? So, number five tayo. Number five. When a female eagle meets a male eagle, she tests him for commitment. Okay? Whether it is your personal life or professional, one should test the commitment of people intended for partnership. So, it means ang mga babae palang agila, para malaman nila yung kung totoo sa kanila yung totoong mga lalaking agila na may gusto sa kanila, tinetest pa na nila yung commitment. That's why ang mga leadership, ang mga leaders, yung commitment sa kanila ay napaka sagrado. Okay? So, ang commitment ng mga leader that you'll do whatever it takes. So, it means pag ikaw ay puro dahilan, puro kasi-kasi, puro kwan-kwan, eh kasi applying ganito, eh kasi applying ganyan. So, ibig sabihin, parang tinetest lang yung leadership mo. Baka hindi pa tayo agila. Okay? Kung marami pa tayong dahilan. One time, naalala ko nung nag-start ako mag-network, okay? Magkakasama kami ng upline ko, upline money, madaling araw. Umuwi kami mga alauna ng madaling araw. Tapos, pag-uwi ko ng bahay mga 2 a.m., tumawag uli yung upline sa upline money, tumawag sa akin. Sabi niya, Mon, balik ka. Eh, nung time na yan, sa Green Hills pa kami noon, no? Sa Green Hills kami nag-office. Sabi ko, up, nakauwi na ako eh. Sige, balik ka lang dito. So, syempre, sinabi ko, okay, sige, upline. Balik ako dyan. So, pagbalik ko dun sa Green Hills, naka-short na lang ako, naka-chinela, sa kapambahay na lang. Kaya pala niya kami pinatawag. Kasi papanoorin niya kami ng movie. Okay? So, in that case, nagkakasubukan na pala kami ng commitment. Sinusubok lang pala ni Applin yung commitment namin. Kung pag sinabi niya pumunta kami, eh kung susunod kami sa commitment sa sinasabi niya. So, guys, minsan ang upline, tinetest lang yung commitment natin. Diba? Kaya lang ang mga tao kasi marami natatakot sa word na commitment eh. Pag sinabi kasing commitment, daming tao takot dyan. Eh, kasi napaka, parang napaka big
big deal ng word na commitment, ano? Pero sabi ko nga nung huling training ko, kahit anong bagay na gagawin mo, pag hindi ka committed, hindi ka magsasucceed. Okay? Sample, sabi ko nga to, di ba? Sa relationship, okay, pag hindi ka committed, maghihiwalay kayo. Sa sports, gusto mong gumaling mag-basketball, for example, hindi ka naman committed mag-practice, hindi ka rin gagaling. Sa work mo, hindi ka naman tinatamad ka kung hindi ka committed sa trabaho mo. So, mag-absent ka, matatanggal ka. So guys, what is commitment? Commitment is time. Okay? It's very important na committed ka sa ginagawa mo. Ngayon, ano ba yung commitment na binibigay mo sa negosyo? Sa pangarap mo? Okay? Nakakalungkot lang, maraming tao gustong yumaman, pero yung commitment, ang babaw. Diba? Pero may mga bagay silang ginagawa na hindi naman makakatulong sa pagbabago ng buhay nila. Pero nandun yung commitment nila. Tama? Parang ganito yan eh. Pag matinanong mo gustong pumunta ng langit, lahat gustong pumunta. Pero pag tinanong mo sino willing mamatay, wala namang gustong mamatay. Eh bago ka pumunta ng langit, kailangan mo munang mamatay kasi prerequisite yun. Tama? Pero pag tinanong mo, pa sino gustong yumaman? Lahat ng tao gusto yumaman. Pero ang tanong, sino ang willing mag-sacrifice? Diba? Maraming tao gustong yumaman, pero they're not willing to sacrifice. Okay? So guys, kung gusto mo nating mabago ang buhay natin, kailangan natin mag-commit. Okay? Saan? Sa bagay na ginagawa natin para sa pangarap natin. Okay? That's number 5. Okay, commitment. Number 6. Eagles prepare for training. Ang mga eagles na piniprepare nila yung alam niyo yung mga baby eagle, paano i-training yan ng mga parents nila. Nilalaglag, 'di ba, ang eagle nasa tuktok, nasa napakataas na puno yan eh. Tapos nandoon yung pugad nila eh. Ang mga parents na eagle, okay, ang ginagawa pala niyan para i-training nila yung mga baby eagle nila, isinuhulog nila doon sa pugad nila. Yun yung training nila. Hinuhulog nila. So ngayon, yung agila, pag hindi yan, pinagaspas niya yung pakpak niya, eh mamamatay siya. So wala siyang choice. Kaya anong ginagawa? Pinapagaspas niya yung pakpak niya para makalipad siya. Yun yung training ng mga eagles. So piniprepare nila yan. Piniprepare nila yung mga anak nila kung paano mag-hunt. Okay? So it means, if you're an eagle, you have to prepare. Kung ikaw ay agila sa network marketing, you have to prepare yourself. Sa training. Importante yung training. Training is everything. Okay, lahat ng bagay ulit ang gagawin mo pag hindi ka na-train, hindi ka ay magsasucceed kasi wala naman naging successful dito na walang alam. That's why you need to attend the training. Importante ho yung training sa business po natin. Ano? Diba? May mga bagay nga tayong pinag-aaralan eh, para hindi naman nakakatulong sa atin. Samantalang ito, business mo to. Diba? Kailangan mong aralin, kailangan mong masterin. Share ko lang sa inyo, no, nung nag-start ako mag-network. Nung nag-aaral pa po ako, actually, tamad po ako mag-aral. Okay, hindi naman ako proud doon, pero tell you honestly guys, 10 years po ako sa college. Okay, kung natapos ko nga lahat ng course ko, baka BS astronaut ako ngayon eh. Okay, tamad po ako mag-aaral. Kasi, ang dami kong course eh. Nag-mechanical engineering po ako. Kumuha ko ng physical therapy na course. Ano pa ba? Madami akong kinuhang mga courses. Kasi may hinahanap ako. Ang hinahanap ko, kasi ang ginagawa ko nung nag-aaral po ako, tinatanong ko yung mga nakagraduate sa akin, na unang nakagraduate sa akin, kung saan sila nagtatrabaho, magkano sweldo nila. Pag nakita ko parang maliit yung sahod, nagpapalit ako ng course. Kasi usually, ang mga tao kasi kung bakit yan yung course na kinuha mo. Dahil hindi natin pwedeng sabihin, linya natin yan eh.
Kasi sa totoo lang, wala naman po talagang linya-linya, no? Kasi nung nilabas ka ba sa mundo, nung nilabas ka ng nanay mo, 'di ba? Alam mo na kagad na magiging nurse ka, magiging engineer ka, magiging architect ka. Hindi naman eh. 'Di ba? Kung bakit 'yan ang kinuha mong kurso, unang-una, ito yung mga reason. Kung bakit 'yan ang course na kinuha mo? Kasi 'yan din yung course ng mga kaibigan mo. Ginagaya mo lang. Tama? Pangalawa, kung bakit 'yan yung course na kinuha mo? Kasi 'yan yung course ng kapatid mo. Tama? Pangatlo, kung bakit 'yan yung course na kinuha mo? Kasi 'yan yung gusto ng parents mo. Or pang-apat, kung bakit 'yan yung course na kinuha mo? Kasi hindi mo alam kung ano gusto mong course. So ligaw ka pa. Tama? So ako, lahat 'yon nangyari. Okay, lahat 'yon kung bakit ko nasasabi. Eh naghahanap ako ng course na kung paano ituturo sa akin. Ano yumaman kasi gusto ko yumaman. Gusto ko malaking income, gusto ko ng travel, sasakyan. And kaya pag nakita ko yung kurso ko, parang hindi naman yata makakarating doon sa gusto ko eh, parang nag-shift ako ng course. And then napunta po ako sa PSBA, Philippine School of Business Administration. Ang course ko po is Marketing Management. Okay? At the same time, na business, doon ko nakita business pala. Yun pala kailangan gusto ko, business. Business pala ang gusto ko para mabago yung buhay. Yun pala yung sikreto para yung mama, negosyo. And then, nakagraduate. Okay? Pagkatapos ko makagraduate, nag-empleyado, di ba? So, business management, hindi ko rin makuha yung logic. Pag business management ang course mo, di ba, pagka-graduate mo, dapat magbe-business ka, magma-manage ka ng business. Kaya lang hindi, pagka-graduate ko, yun, naging bartender po ako, empleyado. Nag-work din po ako sa Regal Films. Okay, as production assistant before ni Chito Ronyo, kami yung gumawa ng Spirit Warrior 1. Okay, marami akong pinagtrabahuhan. Hanggang sa, yung kaya lang yung mga bagay na pinasok ko, kaya ako siya pinasok kasi hindi dahil sa gusto ko kasi kailangan ko kumita. Tama. So yun yung point noon eh. Hanggang sa na-invite po ako sa network marketing. Okay, unang-una sabi ko nga sa inyo, tamad po ako mag-aral. Okay, alam mo yan ni Press Money kasi schoolmate ko siya, classmate ko yan, katabi ko yan sa upuan eh. Alphabetically yan eh, arrange. Pascual Mangulabnan, PM, magkatabi kami. At saka si Press, matalino talaga yan. Ako ho, matalinaw. Ako yung nangungopya sa kanya. Okay? And noon na-invite po ako sa network marketing. Tamad ako mag-aral. Lagi ako nakatambay sa baba ng PSBA sa Recto. Okay? Dala-dala ko lang lagi ballpen at saka papel na handouts, yun lang. Pero nung na-invite po ako sa network marketing at nakita ko na mababago yung buhay ko, napakasipag ko po mag-training. Hindi na ho ako pina-follow up para umaten ng training. Okay, minsan ipa-follow up ako niya ni Press Money. Monsang ka, sagot ko up, nandito po ako sa training, nasa taas. Diba? So bakit? Kasi kailangan ko i-prepare yung sarili ko sa training. It means that you need to leave your comfort zone. There's no growth there. Tama? Hindi ho tayo, sabi nga eh, commitment start when convenience starts eh. Diba? Comfort zone is the best place in the world. Comfort zone is the best place in the world, but it's the deadliest place for your dreams. Okay? Yan yung papatay sa pangarap natin eh. Ano ba yung mga yan? Yung mga malalaking TV na yan, comfort zone yan. Yung malambot na kama, comfort zone yan. Diba? So after this situation na to, guys, you need to commit. We need to leave out our comfort zone, okay, para sa pangarap natin, okay? You have to prepare yourself for training, okay, para sa malaking grupo na darating sa'yo, na ibibigay sa'yo. Kasi pagka hindi ka prepare, okay, baka mamaya kahit malaking grupo ang dumating sa'yo, kung hindi ka naman prepare sa training, eh, paano mag-handle ng grupo? Baka mawala din. That's why, hanggat hindi pa dumarating yung grupo mo na ibibigay sa iyo ng pinaka-greatest upline natin sa taas, so ipiprepare mo na yung sarili mo sa training. Okay? Ang agila is
Eagles prepare for training. Ako hanggang ngayon nagte-training pa rin ako. Nakikinig pa rin ako, nag-aaral pa rin ako. Why? Continuous learning. Why? Can you, sabi nga, when you stop learning, you'll stop earning. Diba? That's why importante na dapat natututo pa rin tayo. Sabi ko nga sa training ko nung nakaraan, na dapat lahat ng tao may matututunan ka dyan. Makipagkwentuhan ka sa bata, may matututunan ka. Kahit kanino, sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, may matututunan ka lang. So just be observant. Okay? So lahat ng bagay na yan, matututo tayo dyan. Okay? Tandaan nyo ho, ang agila ay nagpe-prepare for training. So if you're an eagle, you have to prepare yourself sa training. Okay?